Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y patibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, O isa po muling napakagandang umaga ang aming bati sa inyo, mga ginigilo ng mga tagasubaybay. Samantalang muling dumarating po ang umagang ito na kung saan ay mayroon tayong pribilehyo muling magsama-sama sa isang morning devotional. Narito po muli ang Hope and Love, nagpapahinya sa inyo na tayo ay muling maglaan ng panahong magsama-sama para pakinggan ang mga mensahe ng ating mahalang Diyos at patuloy na makadulog sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga po, narito po, amin pong inaasahan na saan man dako kayo naroon ay amin po muli kayong makakasama sa loob ng isang oras kalahati na pagbubulay ng salita ng Diyos at ang ating pagdulog sa Kanya ng ating mga pasasalamat at dalangin. Ngayon natin pong ni-welcome ating makasama dito sa ating platform ng Hope and Love Ministry. Atin po i-welcome ang ating co-host, Pastor Jubi Estrada. Good morning sa Etikay Bumati, sa ating mga tagasubaybay. Good morning, Pastor Fortu.
Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa Hope and Love. Na-miss ko po kayo kahapon. Talagang paumanin po. Dala ng pangangailangan ng aking pamilya na kami po ay magkaroon ng family day. Nagtungo kami sa dagat at talagang palangoy-langoy kami. Nagtampisaw sa dagat, Pastor Fortu. Sana all. Oo, sana all. Yan, maaaring sa next Sunday ay pwedeng ikayo naman ang mag-day off. Ayan, napakaganda, nakapag-refresh. Kaya medyo gwapo po ng kaunti ang mukha ngayon. Amen. Okay. So, purihin natin ng Panginoon na muli ako naka-join. Narito, handa na namang maglingkod sa ating Panginoon at sa ating pong mga viewers, kapatiran, kaibigan. Narito po sa Pilipinas, maging nasa ibang bansa. Good morning po. At welcome po sa ating morning devotional. Okay, thank you so much Pastor Jubi at thank you so much sa ating mahal Diyos na kung saan ay patuloy nagbibigay ng ganitong pribilehiyo upang tayo ay patuloy na magkada upang palad sa pakikinig ng kanyang mensahe at pagdilog sa pamagitan ng panalangin. O at siyempre atin ding welcome ang ating po tagapagsalin para sa kapakanan ng ating mga kapatid, mga kaibigang Dev. Welcome po natin Ma'am Lina Parducho. Good morning sa iyo, Ma'am. At kayo bumati rin sa ating mga tansubaybay. Good morning po sa lahat ng ating viewer at sana po tayo ay patuloy na mapagpala ng mga salita na ating marinig at mapapag-aralan ngayong umaga. Salamat po. Okay, thank you so much, Ma'am Lina, sa inyong patuloy na kasiglahan na masangkot dito sa ating Hope and Love Ministry. Pastor, kasama natin si Father Glenn. Okay, nawa nga ang ating mga kapatid, mga kaibigang Dev ay patuloy na makinabang sa atin pong mga paglilingkod. At siyempre, muli natin ipasalamat sa ating mahal na Diyos, kapiling po muli natin. Si Brother Glenn Marso. Brother Glenn, good morning sa iyo. Bumati kang muli sa ating mga taga-subaybay. Ano nga yung entrance ni ano Pastor, ni Kate. Tantarara! Ang kagalakad po muli, minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, makasama sa programa ng Hope and Love sa umagang ito. Lata kang mayroong lakas na taglay upang paglingkuran kayo. Good morning po, Pastor Lutie, Pastor Porto at Ma'am Dina. Maraming salamat sa mga panalangin. Ito na po, 38.5 na lang ang okay. Thank you so much, Brother Glenn, sa iyong patuloy na kasigasigan na talagang makasangkot sa gawang ito ng Hope and Love Ministry. Ano po? At talagang kagabi lang ay idinadalangin ka namin ay nariyan. Nagpapasalamat po tayo sa pamang Panginoon na ang kagalingan ay patuloy na ipinagkakaloob sa iyo. Ano po? At siyempre higit natin pinasasalamat sa ating mahal na Diyos ay ang umagang laging nariyan siya upang ipadala ang kanyang mga sinugong tagapaghatid ng mensahe sa ating morning devotional. At sa umagang ito, ating pong pinapasalamat sa Panginoong Diyos na ating kapiling ang isang sinugo ng ating mahal na Panginoon na siyang maghuhatid ng mensahe sa umagang ito. Isang kabataan sa katauhan ni Dyren P. Parducho. Good morning sa iyo, Ma'am. At ikay bumati rin sa ating mga tagasubaybay. Sa aming adada pastor pa. Magkatabi yata kayo po, ang Lina. Dapat magkalayo.
Ayaw mag-off sa akin eh. Naka-off na po kayo, ma'am. Okay na? Okay na po. Okay, so, okay na. Sige, bati ka na. Hindi talaga. Kailangan yata kayo magkalayo. Feedback talaga sila kasi magkatabi sila ng pwesto. May feedback po talaga. Pero magpatuloy na lang muna tayo, Pastor. Mamaya naman sila i-may time sa speaker. Okay, so sige po. Tayo po ay magpatuloy habang inaayos po ang kanilang audio. Ano po, mayroon pong medyo feedback po, ano po. So tayo po ay magpatuloy at tayo'y pangunahan sa panalangin ni Brother Glenn Marso. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos, dakilang Ama, banal at nararapat lamang na purihin, sambahin ang iyong pangalan. Tinataas namin ang iyong kadakilaan sa mga oras na ito, Amang Banal. Pinabati ng isang magandang umaga sa inyong kabutihan na muli kaming binangon sa aming pagkakatulog at taglayang kalakasan upang paglingkuran ka. Patuloy din kaming nagpapakubli, dakilang Diyos, sa inyong kapangyarihan na itago kami ng inyong kaluwalhatian at hindi makita ang aming taglay na karumihan. Pagkus ang inyong kagilagilalas na liwanag ang makita at marinig ng aming mga kapatid, mga kaibigan at tagasubaybay ng programang ito. Patuloy po naming dalangin ang banal na Espiritu ang tumulong po sa amin, lalo tigit sa aming tagapagsalita at sa aming mga tagapakinig na ikintal sa mga puso ng bawat isa ang mensahe na aming pag-aaralan po ngayon at magamit namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay bilang mga Kristiyanong sumusunod sa isang tunay na Diyos na katulad ninyo. Minamahal naming Ama, maraming salamat po sa pagtugon sa aming dalangin, sa pakikisama sa amin, sa pagbibigay ng magandang daloy ng internet connection at sa kapayapaan ng puso at kaligayahan nito na aming taglay. Ito pong aming dalangin, hindi po sa aming karapatan, bagkus sinasampalatayanan namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. For quite a long
ang lingkod po ng Panginoon na kanyang gagamitin upang maghayag ng kanyang mensahe ngayong umaga ay isang masiglang kabataan dito sa distrito ng Makiling View. O siya po ay naglilingkod sa iba't ibang kaparaanan sa pagtataguyod ng ministeryong pangkabataan. Tunayan yan, siya ay aktibong nakikisangkot sa gawain ng Pathfinder Ministry. Palibasa, isa po siya sa mga master guide dito sa distrito ng Makiling View. Kung po ang lingkod po ng Panginoon na kanyang sinugo sa umagang ito ay nagtapos bilang isang guro. Kaya nga po kanya namang ipinagagamit ang kanyang talento sa ating mahal na Diyos upang mapaglingkuran ang mga kabataan upang sila man ay magkaroon ng kahandaan sa mga darating na bukas. At siya po ay isa sa aming mga youth leaders po dito sa distrito. At ang lingkod po ng Panginoon, yan po ay anak po ng atin pong tagapagsalin sa mga deaf at siya rin po ay marunong din po yung magsalin. Ano po? Kaya akin niyang inaanyayahan niya na sana'y makapagsalin din siya dito sa ating morning devotional. Yan po, anak po ni Ma'am Lina at Elder Ador Parducho. Okay, so welcome po natin si Dyra Parducho. Thank you po, Pastor Fortu. Yes. Good morning po ulit sa ating mga viewers. Pagpasensyahan nyo na po kung ako po ay kinakabahan sa mga oras na to. Kasi po ito po ay first time, kumbaga po, na magsalita po sa marami po. No? Ngunit ang ating pong Panginoon ay kumikilos po sa atin. At alam po natin na siya po ang magsasalita po sa atin na ating pong message po para sa umagang ito. Start ko na po ba yan ang presentation ko? Share. Share. Yung may plus sa baba. And then, dapat bukas yung presentation, tapos share, tapos i-click mo yung window, and then click mo ulit yung presentation mo. Okay na po ba? Wala pa? Hindi pa lumalabas. Dali na po. Bukas ang presentation mo, then share, then doon i-click mo yung window, and then click mo ulit yung presentation mo. Doon sa StreamYard, mo i-click. Okay.
Gamit ba ni Janneen ay cellphone? Laptop. Pag cellphone po ang gamit, baka mahirapan ka. Pero pag ang gamit ay laptop, you can share the, magamit mo ang share screen. Tablet po. Tablet, hopefully po makashare sa tablet. Pero pag cellphone po, ay mahirap po ang share screen sa cellphone. Ayaw kasing gumana sa kanya. Or isend niyo po sa aking messenger ang inyong presentation, PowerPoint, at ako na po ang mag-operate. Hindi po, medyo mabagal lang po yung tablet. Pero na tingin ko po makakapag-share naman. Attention po. Nakisend ko na lang kay Pascal. Pasensya na po. Okay, samantalang inaayos po yung ating pong presentation. Ay ating pong binabati po yung ating pong mga nariyan na po. Ano po? Gandang umaga po sa inyo at antabay lang po tayong konti at tayo ay mayroon lang po yung konting technical problem. Ano? Kapatid na Eliseo Esmelio, good morning po sa inyo. And din kay kapatid na Elena Daray. At kapatid na Junicia Benabaye. At si Sister Emma Orozco. Thank you so much po sa inyo pong patuloy na pagtangkilik po sa atin pong morning devotional. Ano po? At naway muli pong madama natin ang presensya ng ating mahal na Diyos ngayong umaga sa atin pong muling pagsasamang pagbubulay ng kanyang mga banal na salita. Siyempre, nariyan po ang ating mga araw-araw na kasama, sina kapatid na Nelson Ganyola at si Ate Ruth Mingit. And then, siyempre, ang Nanay Sara Estrada, ang mahal na ina ng ating pong co-host ni Pastor Jubi Estrada. Gandang umaga po sa inyo at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa Occidental Mindoro. Okay. Ayan na po at nakikita na po natin ang presentation ng ating pong tagapagsalita. Po. Okay na. Yeah, pa. Na. Okay na, okay na. Umpisa na. Sige pa. Isa magpagpalang araw po ulit sa ating lahat. Ating pong pag-aaral po ngayon ay pinamagatang gawain sa unang silid. Ito po ay matatagpuan po natin sa Hebreo, next po, Hebreo 9 verse 6. Sabi po dito, pagkatapos magawa ang ganitong pagkahanda, ay patuloy na po mapasok sa unang tabernakulo upang in ang kanilang katungkulan sa paglilingkod.
So, ang ating pag-aakal po ngayon ay tungkol po dun sa unang silid po sa tabernakulo. Next po. So, bago po tayo magsimula po, atin po muna ulit balikan po kung ano po ba itong ginagawa ng mga saserdote dito po sa tabernakulo po, no? Next po. Ito po yung tabernakulo po, yung summary ko lang po yung nakasulat. Ito po ay ang laki po nito ay 7.5 feet yung height, and then po yung measure po niya ay 75 feet by 150 feet. And ito po ay nahati po sa tatlong section po. Yung outer court, tapos po yung silid po sa loob po ay nahati din po sa dalawang compartment po. Yung banal na dako at yung kabanal-banalan dako. Ngunit po ang ating pong pag-aaral ay focus po natin tuon po sa unang silid po. Next po. Sige po. Yan po. Ang nasa loob po noong outer courtyard po, nakita po natin yung brazen altar, kung saan po niya handog ng mga handog na susunugin. Yung pong brazen liver, kung saan po nag-uhugas po ang mga saserdote. At sa loob po ng unang silid po ay nandoon po yung table of showbread, ang golden lampstand, at sa loob, sa most holy place po ay nandoon po yung Ark Covenant po, no? Next po tayo. Yan po. So, balik po dun po sa ating pag-aakal po ngayon. Ang sabi po, ang mahalagang katotohanan tungkol sa pagtubos ay tinuro sa sumasagisag na paglilingkod. Sige po. Ang kalili ay tinanggap na kapalit ng lugar ng makasalanan. Ngunit ang kasalanan ay hindi naalis sa pamamagitan ng dugo ng biktima. Ang kapaanan ay binigay na kung saan ito ay nailipat sa sanktuaryo. Sige po. Sa pamamagitan ng dugong inialay, kinilala ng mga makasalanan ang kapangyarihan ng kautusan, inamin ang kanila mga pagkakasala at paglabag at inihayag ang pagnanais po na sila'y mapatawad sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa manunubos natin, ngunit sila'y hindi pa lubusang nakalalaya sa hatol ng kautusan. So, di ba po sa nung mga panahon po ng unang Israel po, sila po ay inutusan ng Panginoon po na maghahandog sila doon po, naghahandog po sila doon sa tabernakulo para po sa kanilang po mga kasalanan. Ngunit po yung paghahandog po ngayon ay hindi po bisabihin po ay nalinis na po yung kanilang kasalanan. Yung kanilang po kasalanan ay nalilipat po doon sa handog. At na sila po ay mapatawad po yung pananampalataya po nila na yung paghahandog po ngayon ay sila po ay mapapatawad po. So, ano po ba yung ginagawa ng mga unang saserdote doon po sa unang silid? So, yung mga saserdote po,
sila po yung namamagitan kumbaga po sa tao at sa Diyos. Sige po. At sa atin po ay ang Panginoon pong Diyos po ang atin po saserdote po na sa langit. Siya rin po yung atin pong sacrificial lamb po, no? Sandali lang. sige po. Next po. Ayan po. Sa araw po ng pagdapos, ang puno saserdote na kumuha ng alay mula sa kapulungan ay pupunta sa kabanal-banalang dako kasama ang dugo ng alay na kinuha at ibibisik ito sa luklukan ng awa sa mismong kautusan upang mabigyan katuparan ang mga mayiging hiling. So, ito po ay yung Day of Atonement po. Ang punong sardote po ay kukuha po ng alay, isa pong batang baka, yung bullock. No? At yun po ay, dugo po nito ay siyang siyang pong gagamitin pong alay po kung para po doon sa ang simbolo po nito ay para po doon sa mga kasalanan po ng mga saserdote po para po sila ay yun po, so yung mga saserdote po, sa araw ng araw ng Day of Atonement, sila po ay magbibihis ng puti. Ito po yung kumakatawan po doon sa pagsuot up purity po ng ating Panginoon Diyos. Tinanggal po niya yung kanyang hinubad po niya ang kanyang pagka-Diyos upang pumunta sa atin. Tapos, yung pong yung balak po na binanggit ko po kanina ay sumisimbolo po sa pag-transfer po ng kasalanan po ng saserdote po doon po sa bull. And then po, ito ay dadalhin na po ng saserdote doon sa altar sacrifice po pala muna maghahandog po siya doon ng insenso at yung po altar of sacrifice po ay yung altar of kukuha po ng insenso galing sa altar of sacrifice dadalhin po sa most holy place at yun po ay mapupuno po ng usok na kumbaga ito po ay sumisimbolo po sa presensya po ng Panginoon. And then, lalabas po muli ang saserdote po at siya ay maghuhugas. At yung pong dugo po ng nung balok ay siyang dadalhin niya doon sa Ark of Covenant at i-sprinkle po niya ng 7 beses. And then, siya po ay lalabas po muli.
meron po silang dadalhin na dalawang goat. Yung isa po ay for the Lord. At yung isa po ay yung scapegoat. Scapegoat po, yung Azazel po, no? Yung Azazel ay tatalian po ng pulang ribbon sa kanyang sungay para palatandaan. Yung pundugo po ng dugo po ng goat for the, yung handog po para sa Panginoon, ito rin po ay dadalhin din po ng punsardote po doon sa Ark of Covenant, doon sa loob ng Most Holy Place. At is i-sprinkle din po niya ng 7 beses yung dugo. Na sumisimbolo naman po na ito naman po ay para po doon sa kasalanan po ng mga Israelita. Yan. Sige po. Ayan po. So, sabi po doon sa ating pong pag-aaral sa umaga nito, pagkatapos sa katauhan ng tagapamagitan, kanyang pinansa ng mga kasalanan mula sa sanktuaryo at inilalagay ang kanyang kamay sa ulo ng kambing. Kanyang ipinagtapat ang lahat ng kasalanan. Sa gayoy tila inilipat ang mga kasalanan mula sa kanya tungo sa kambing. So yung pong yung sponsor dote po mula sa unang silid ay lalabas po muli siya at ipapatong po niya yung kanyang kamay doon po sa kambing na bilang sumisimbolo po ng paglilipat po ng mga kasalanan na nasa kanya ay yung daladala niyang kasalanan ng galing sa sa buong Israel ay ilipat niya po doon sa kambing. Sige po. Yan. At papasanin ng kambing ang kasalanan. Ang mga kasalanan ay tuluyan ng maihiwalay sa mga tao. So ito pong scapegoat na ito ay dadalhin po ng sacerdote sa labas po ng tabernakulo. At dadalhin po dun sa wilderness, doon po ay wala siyang pagkain, wala siyang madedepensahan. Ito pong batang goat na to na walang ataw dito. Walang kamalay-malay, no? Siya po ay doon po siya mamatay sa wilderness po. Ito po ay gaya rin po ng ating pong sumisimbolo po sa ating mahal na Panginoong Diyos, ating pong mahal na Panginoong Kristo, na siya ay inosente, hindi siya nagkasala, ngunit siya po ay namatay po na para po sa atin. Doon, at yung po kanyang dugo po ay inialay po para po sa atin po mga kasalanan. And gaya rin po ng kung papaano ang high priest po ay makakapasok lamang po sa presensya po ng Panginoon sa pamamagitan ng dugo, ay gayon din po na tayo ay makakalapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mahal na Kristo, sa dugo ng ating mahal na Kristo. Sige po. Thank you.
Ito po sabi, gayon po ang ginawang paglilingkod sa inyo at anino ng makalangit na sanktuaryo. At kung anong ginawa sa uri ng paglilingkod sa sanktuaryo sa lupa, ay siya rin ginagawang tunay na paglilingkod sa makalangit na sanktuaryo. Sa pag-akyat niya sa langit, ay siya rin pagsisimula ng ating manunubos bilang punong saserdote. So, yung earthly sanctuary po ay mirror po siya ng sanctuary po doon sa langit, o heavenly sanctuary po. At kung papaano ang punong saserdote dito sa lupa, ay diyan din po ay ginagawa ng Panginoong Panginoong Jesus sa langit sa ating sa heavenly sanctuary bilang ating pong punong saserdote. Sige po. Ayun po. Gaya po ng sabi po sa Hebrews 9 verse 24, Christ entered not into a holy place made with hands, like in the potter into the truth, but into heaven itself, now to appear before the face of God for us. Eh, hindi po, sabi, si Kristo po ay hindi daw po pumasok sa isang dahong banal na ginawa ng tao, kundi po doon po sa langit na ngayon nasa harap siya ng Diyos at namamagitan po para sa atin at sa Panginoon po. Sige po. Ang paglilingkod ng pari sa unang silid ng sanktuaryo sa buong taon sa loob ng tabing na nagwistulang pinto at inihiwalay ang banal na dako mula sa bulwagan ay kumakatawan sa gawain ng paglilingkod na si Kristo ay umakyat po. No? So ito po yung noong umakyat po ang Panginoong Diyos yung kanong sa langit. So, mapapansin din po natin. Tandaan niyo po noong ang Panginoon pong Jesus ay dinala niya po ang kanyang mga alagad po sa Garden of Gethsemane. So, hindi po natin alam kung ano po yung totoong reason po ng Panginoon. Pero kung papansin po natin, dinala po niya yung kanyang mga disciples, and then iniwan sa may bukana, dinala niya si Peter, si James, at saka si John. At pagkatapos nun ay pumasok po ulit ang Panginoon sa loob at siya dun ay nanalangin. So, ito po ay nangyari nung bago po siya ipako po sa cruz. Hindi po natin alam kung ano po yung totoong reason, pero papansin po natin, parang ito po ay sumisimbolo na po no sa kung ano yung nalapit na gagampanan ng Panginoong Diyos sa kalangitan. Kasi hagaya din po dun sa tabernakulo na may tatlong section, ay gayon din po yung ginawa niya po dun sa Garden of Gethsemane. Parang inihahanda na niya yung kanyang paglilingkod bilang high priest sa heavenly sanctuary. Sige po.
Yan. Tungkulin ng saserdote sa araw-araw na paglilingkod na inihayag sa Diyos ang dugong handog para sa kasalanan. Pati ang insenso na pumapataas na may panalangin ng bayan ng Israel. So yung pong mga bagay po doon sa loob ng unang silid po, yun po ay kumakatawan po lahat, sumisimbolo po lahat sa atin po Panginoong Jesus. At kahit din po yung insenso na pumapailang lang sa langit na nagdadala ng panalangin ng mga Israel, ay sumisimbolo din po kung paano ang Panginoon ay pumapagitan sa atin at iniharap ng Panginoon Diyos ang ating panalangin sa Ama po, sa langit. At yun din pong tabing na tumatakip sa most holy place at yung sa holy place at sa most holy place ay siya rin pong sumisimbolo rin po sa ating Panginoon na ayun nga po, tagapamagitan po siya. Kung paano makalapit lang tayo sa presensya ng Diyos sa pamagitan lamang po ng punong saserdote. Gayon din naman na si Kristo ay sinusumamo ang kanyang sariling dugo sa Ama para sa mga makasalanan na inihahaya din ng kanyang sarili na may mabangon sa samyo na kanyang sariling katuwiran. Ang panalangin ng mga nasisising mananampalataya. So, ang Panginoon din pong Panginoon pong Jesus din po, yun din pong sacrifice po na nag-alay po ng kanyang pong dugo para po sa ating mga makasalanan. At inihandog po niya, siya po yung nagdala po ng ating mga kasalanan. Siya po ang nagdala. So, sabi po sa Hebrews 9 verse 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. So, kung wala pong ang dugo ng ating po Panginoon, wala pong kapatawaran po. Hindi po mapapatawad po ating kasalanan. Sabi nga po sa Romans 9:23 po, kung di po nagkakamali, ay sabi po ay, for the wage of sin is death. So, dapat po tayo po yung mamamatay po para po sa ating mga kasalanan. Ngunit po, dahil po sa ating Panginoong Diyos, binigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon na tayo po ay makapagsisi po ng ating po mga kasalanan po. At nang tayo rin po ay makaharap din po sa Panginoon Diyos. Okay.
Thank you. Okay, thank you so much, Mama Dyra Parducho, sa iyong ibinahagi ngayong umaga, no? Nakaraos, ano? Bagamat kinakabahan. Kinakabahan ang gusto si Ma'am, pero bayan mo, sa pasimula lang yan. Sa susunod, ay tiyak na mas maigi. Kasi nawawala talaga yun pagka kinakabahan. Pero pag sa susunod, ay lalo nang mas maigi. Ganyan talaga lang sa una. Okay, so sige. At atin pong pagsaluhan po itong atin pong napakinggang morning devotional ngayong umaga, mga minamahal na mga kapatid ko. At atin pakinggan po ating mga refleksyon buhat sa ating mga kasama dito sa platform. Pakinggan po natin si Brother Glenn. Yes, salamat Ma'am Darlie sa pagbabahagi. Ano, may kaba pero naitawid. At tunay na ganyan talaga ang pagbabahagi, lalo na kapag ang pinag-aaralan ay sanctuary, ano, itong unang bahagi. Ito yung gawain sa unang silid. Napakahalaga na gawain sa unang silid. It represent sa ating Panginoon, sa gawain ng ating Panginoon. Yung blood shedding at yung paglilinis. Alam nyo, sa sanctuary ay wala po yung mga bintana kahit na isa, para yung candlestick na nagre-represent din sa ating Panginoon. Yun yung magsisilbing liwanag araw at gabi. Yun yung nabasa ko sa Plan of Redemption ni Mrs. White. Na doon ay makikita yung pagkilos at paggawa ng saserdote. At sa unang bahagi po ng silid na yaan, makikita yung talagang kung paanong nagrepresent yung buhay at kamatayan ng ating Panginoon at yung pamamagitan niya sa ating mga kasalanan. Yung lahat ng gawain doon, it represent everything about Christ as our higher priest sa panahon ngayon, ay siya pa rin yung patuloy na namamagitan sa atin. Kaya napakaganda. Noon ay gumagamit ng insenso ng tupa upang malinis ang kasalanan. Pero alam nyo ngayon, yung dugo ng ating Panginoon, it is already the essence. Ito yung magandang masarap na samyo ngayon sa paanan ng ating Amang Diyos. Kaya nagiging worthy yung mga magpapakumbaba at tatanggap ng pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga na ang gawain diyan sa sanktuaryo dito sa lupa nung unang panahon, at lalo tigit ang gawain ng ating dakilang Panginoon sa makalangit na sanktuaryo. Okay, thank you so much Brother Glenn sa iyong magandang reflection sa umagang ito. At ating pakinggan ang ating co-host, Pastor Jubi. Okay, ako'y humahanga po kay Ma'am Dyra, kanyang pangunguna sa ating devotional. Kung alam niyo po, mga viewers natin, sila ay magkakaibigan na tumanggap ng ating invitasyon na sila ay mag-speaker. Pero halos si Dyra na lang yata at may dalawa pang mga kabataan tumanggap. Ang iba po ay talagang nag-back out dahil nga po sa topic natin ngayong buwan na ito ay medyo po may kalaliman. Salamat, siya naman po yung nag-research. Nakita ko at yung presentation niya. So normal po talagang may kaba. Kami naman, si Pastor Porto, kinabahan din yan, unang sermon niya eh. Si estudyante. Ako nga po, nung akong unang sermon, ako estudyante ng EUP, ay tulo po ng tulo, parang galak, kasing laki ng butil ng mais. Hindi ko maintindihan kung paano ko tatapusin yung aking sermon. Mabuti natapos din. Pero nakuha po natin yung essence ng kanyang binanggit. Naro naman sa PowerPoint. Ang focus kasi ng ating pag-aaral
ay doon po sa first apartment na tinatawag. Ang iba, ang tawag ng iba, compartment. So ang tinutukoy po yung ministeryo ng pari doon po sa tinatawag nating holy place. Binanggit niya yung mga labor, no? May basin, meron doon mga showbread, may candlestick. So lahat po yon at ang tinutukoy po na ipinakita nung una ay yung pong nasa tinatawag nating type. Ibig sabihin, yung earthly sanctuary na araw-araw po yung ginagawa. At of course, ipinakita niya sa bandang huli na si Jesus ay naroon po sa, bago siya pumasok sa kabanal-banalang dako, ay kanya pong ipinaglingkod yon sa unang apartment at representation po sa pag-alay ng kanyang buhay bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Kaya kung atin titingnan, yung earthly sanctuary sa unang apartment ay talaga pong, Pastor Porto, sa palagay ko'y parang napaka, anong tawag nito? Kung bagay sa abalay, napaka-abala. Ano, Brother Glenn? Sipin mo yung maghahandog na hingi ng tawad. Hila-hila yung kambing, ay yung kambing ayaw magpahandog. Ay, be, be! Talagang, ay, pero pag tupa ang inihandog, talagang sunod lang. At tapos, yung paraang yon mga kapatid, ay nakakahiya. Kasi ang ating alam mo, yung sanctuaryo po ay nasa gitna po yun ng kampamento ng Israel. Kitang-kita po ng mga Israel kung sino yung maghahandog, eh di pwedeng magbubulong-bulungan. Ay, alam mo, nagkasala yan. Kaya daladala yung ibon, yung tupa, o yung baka, o yung kambing. So, kita mo yung parang kahihiyan na maghahandog ka, alam ng iyong mga kapitbahay na yan, ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Gayon pa man, gayon po talaga ang pamamaraan noon. Pero sa ating panahon, pagka sa ating panahon, pwede sabihin natin, pinaalwan, pinadali. Kasi hindi na po tayo magdadala ng hayop, kundi sa pamagitan nga po ng dugo ni Kristo, na doon sa talatang binanggit ni Imam Janneen, yung without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya napakahalaga po, kapatid, yung dugo ni Kristo na natigis doon sa Kalbaryo ng Cross. Kasi yung po ay ibig sabihin, forgiveness and salvation mula sa condemnation ng kasalanan na dapat tayo po ang mamatay, pero ipinaglingkod na po ito ng Panginoon once and for all. Kaya ang reflection ko, napakabuti ng ating Panginoon, yung plan of redemption, nagkaroon po ako ng pag-asa sa kapatawaran at kaligtasan sa kabila po ng aking mga pagkakasala. Salamat sa Panginoong Hesus, ipinaglingkod niya ito sa first apartment at ngayon nga, siya ay nasa second apartment sa holy place upang isasagawa po ang tinatawag natin sa ngayong the Day of Atonement na yun po ang ating pinakahintay. Balik sa iyo, Pastor. Okay, maraming salamat sa iyo, Pastor Jubi, sa iyong magandang ibinahagi sa umagang ito upang lalo po natin maliwanagan ang ating pong morning devotional. Ano po? Upo, mga minamahal na mga kapalit ko, ang tunay po napakaganda po nitong ating morning devotional na kung saan naghahayag sa atin ng pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo po, kung titingnan po natin itong sanctuary services, maliwanag po nating makikita yung gawaing pamamagitan ni Kristo doon sa cross, doon sa sanctuary, mga minamahal na mga kapalit ko. At lalong higit sa sanctuary sa langit. Ano po? Kung papaanong sa araw-araw ay nagdadala ng mga offering, kagaya ng binabanggit ni Pastor Jubi na doon ipinapatong ang kasalanan. So, araw-araw yung dinadala sa banal na dako at iwiniwisik doon sa kurtina. Ha? Simbolo na inililipat ang kasalanan doon sa sanctuary, mga minamahal, mga kapatid ko. Po? So, iniharap ang dugo sa araw-araw ay iniharap ang dugong sakripisyo sa ating mahal na Diyos, mga minamahal na mga kapatid.
Natapat, ito yung mahalagang bagay na dapat po nating makita pagkatapos po ng mga yearly services. Mga minamahal na mga kapatid ko, ay minsan isang tayo napasok ang dakilang ang saserdote doon sa kabanal-banalang dako. At sa panahong iyan ay mayroong dalawa na pinipili. One for the Lord at yung isa yung binanggit ng ating tagapagsalita, yung scapegoat. Yan po. So pagka na kuha yung dugo noong offering, mga minamahal, mga kapatid ko, yung for the Lord, okay, ito ay dadalhin uli. So, ibig sabihin, dadalhin uli ito sa kabanal-banalang dako, magwiwisik doon sa mismong ark na naroon yung 10 utos, mga minamahal, mga kapatid ko. And then, pagkatapos, mga minamahal, mga kapatid ko, ay naroon yung Azazel, no, yung goat, ay ipapatong ang kamay, ibig sabihin, ililipat doon yung mga kasalanan, no? Ililipat doon yung mga kasalanan na accumulate, biro mo, na accumulate all throughout the year of sanctuary services, mga minamahal, mga kapatid ko. At itong Azazel na ito, ayun, sabi nga ni Ma'am Dyra kanina, ito ay ilalabas sa sanktuaryo. Actually, dadalhin po ito sa wilderness. Ito po ay sinisimbuluhan ng pag-ihiwalay ng kasalanan, mga minamahal, mga kapatid ko. Nang kasalanan ay hindi na mag-i-exist, mga minamahal, mga kapatid. Ano po? Hindi na mag-i-exist hanggang sa mamatay na po ito, ang kambing na ito, doon sa wilderness. Sapagkat sabi nga, sabi ni Ma'am Dyra, wala nang kakainin yun doon kasi disyerto yun eh. And so, mga minamahal na mga kapatid, alam po natin, ito pong sinisimulahan po nito, mga minamahal na mga kapatid ko, ay pagka si Satanas ay naihiwalay na po at natanikalaan, mga minamahal na mga kapatid ko, no, hindi na po siya makakapanukso. At hanggang sa panahong iyon ng paghukumsay, madadala po, maitatapon sa gatagat-agatang apoy hanggang mamatay. So wala na pong kasalanan mag-i-exist, mga minamahal, mga kapatid ko. Naihiwalay na po. Pero paano pong nangyari yon? Dahilan po doon sa namagitan. Tandaan po natin, ang namagitan walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa po yung namagitan, na siya yung nagsakripisyo, siya yung nagbuwis ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo, na sinisimbolohan ng mga tupa na iniaalay sa araw-araw doon sa sanktuaryo, sa unang silid, mga minamahal, mga kapatid ko. Okay? So yun po yung tinutukoy ditong tagapamagitan. At walang ibang tunay na tagapamagitan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Balik po natin kay Ma'am Dyra sa kanyang concluding part. So, ayun po na, mahalaga po na atin po, isa puso po na atin pong pasalamatan ng atin pong Panginoon Diyos na binigay niya po ang kanyang pumugtong na anak po, no? Para po sa magkaroon po ng kapatawaran po ang atin po mga pagkakasala. No? Kung hindi po dahil po sa pamamagitan po na atin po Panginoon Jesus, ay hindi po tayo makakaharap sa Ama natin sa langit. Okay, salamat po. Salamat, Ma'am Dyra, sa iyong pagtatalaga ngayong umaga na makabahagi sa ating morning devotional. Ating pong nakuha ng mainam ang magandang mensaheng kaloob ng ating mahal Diyos ngayong umaga. Tayo dadako naman sa mga reflection buhat sa ating comment section. Pastor Jubi? Yan, sabi ni Ronel Aguilar, pasalamat po sa pag-iingat sa araw-araw nating pakikibaka dito sa lupa at kaligtasan at mga pagpapala mula sa Diyos. At siya po ay mayroong reflection dito sa mamaya pa lang.
dito sa ito, sabi ni Brother Ronel, napakasarap talagang pag-aralan ang topic patungkol sa Diyos, tiyak na mabibless ka. Salamat, Brother Ronel Aguilar. Brother John Reyes, ayan, palagay ko yung magaling na si Brother John Reyes. Maganda po ang paksa sa buwang ito. Subaybayan po natin mga ka-Hope and Love sapagkat ang paksa ay nakasentro sa buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo na siyang sentro ng Ebanghelyo. Salamat din na mayroon tayong mga kabataan na nahahasa na pag-aralan ang napakalagang doktrina ng Biblia gaya ng Sangtari. Yan. Pastor Porto, pabasa po itong kay Sister Paz. Okay, ganito po naman ang sinasabi natin Pasing Ramirez. Amen. Thank you, Sis Dyra, sa iyong presentation. Sana may nga kabataan pang makapagbigay ng message ng tungkol sa santuaryo. Tunay po na maraming proseso ang gawain ng santuaryo sa lumang ipan. Balik ang mga kahulugan nito ay lahat para sa paglilinis ng kasalanan. Maraming salamat sa Diyos na sa pamagitan ng dugo ni Kristo at ang kanyang pamamagitan ay isang dakilang ministeryo upang malubos ang ating kaligtasan. Maraming salamat po at ipa sa inyong ibinahagi sa umaga nito. Okay, thank you. So far, yun ang mga refleksyon. Di ko alam kung nagtatype pa ang ating mga viewers. Si Ma'am Vilma, bumabati po sa atin ng good morning everyone. Mula po dyan sa Calapan. Okay. Star. Yes, Brother Glenn. Shout out ko lang po yung aking Bible student na taga Cavite, si Tina Jenniken. Yan po ay live Bible study po ginagawa natin dyan. Hindi ko pa siya na-meet personally pero nakakasama na po siya sa virtual worship tapos ay sumusubaybay na ngayon sa Open Lab at saka sa Growing in Christ. Saka po sa The Written Truth Ministry, kagabi ay umabot yata kami ng almost 11 PM pero nakasubaybay tapos nandito siya ngayon. Kaya sama natin sa panalangin din ng kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Yan. Good morning and salamat, Ma'am Tina Jenniken, yan, at ikaw ay sumusubaybay ngayon sa Hope and Love. Sana'y araw-araw ka na po na sumubaybay sa ating morning devotion. Si Ma'am Zeddy Santos, sabi niya amen. At may follow-up pa si Brother June. Nice ko din po ipaabot ang aking lubos na papasalamat unay sa Diyos na duminig ang mga dininig, ang mga panalangin sa ikagagaling sa karamdaman ko at nais, at ng aking mahal na inay at sa mga kamag-anak, mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-Hope and Love na nagkaloob ng kanilang tulong na personal o pinansyal at sa inyong mga panalangin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalainawa kayo ng ating dakilang Diyos. Salamat, Brother John. At purihin ang Panginoon na ikaw ay pinagaling na ng Panginoon kasama ng iyong mga kamag-anak o buong sambayan. Brother Glenn, si Ma'am Lenny Cartagena. Yan, hindi pa ina-accept ni Ma'am Lenny ang aking request. Thank God and to Sis Ira for the presentation of our morning devotional. Naniniwala po ako na ang istorya ng sanctuary ay isang ilustrasyon para sa mga taga-Israel at for us na maalaman at ipakilala kung sino at ano ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Remember, ang Israel ay tumira sa Egypt na punong-puno ng maling pagsamba. Superstitious, barbaric, sanctuary is a learning process. Amat, Ma'am Lenny, yung napagandang reflection. Okay, hindi ko alam kung mayroon pang magre-reflect, pero ating oras ay 7:13. So, kung wala na po, ay dadako tayo sa mga prayer request natin. Baka si Ma'am ay mayroon pa. Sino, Ma'am Lina?
nag-pray na mama, pagbigyan mo eh. Amelina, meron kayo refleksyon? Okay. So, marahil wala na po. At nandiyan naman ang ating salamat sa ating mga... nandiyan naman po ang ating mga... Good morning kay Sister Lani Orbeta Mendoza. Morning din po. Sana po kayo ay kayong mag-anak. Okay. So, meron salamat po kayo. Meron po. Hindi pa pumapasok dito sa ating stream yard. Siya po ba ay personal na magre-reflect? Ano po? Mali yung kanyang pinagsendan. Ah, inaligaw po yon. Si Ma'am Heidi De Leon, happy blessed resend morning. Resend mo ma'am, resend mo. Dali lang po. Okay. So... Yung ating mga, patingin ko rin lang po yung ating ito, aking pinsan, si Jennifer Ibaho at si Grimboy Ibaho dyan sa, sorry, Canada. Salamat po sa inyong panunod. At yung aking, nakita ko rin, yung aking mahal na ate, panganay namin. At si Maribel Aguila, kamunin dyan sa San Francisco, Quezon. Of course, sa lahat po ng mga nanonood. Okay, nandiyan na ba ma'am? Ma'am Lenny Cartagena, ano po, Angel Adven Marso po yung ginagamit kong account sa aking anak. Basahin ko na lang po. Sige po. Basahin niyo ma'am. Ang ginawang paglilingkod ng ating Panginoong Jesus na banal na dako sa sangkwaryo sa langit, uunang silid ng mic. Noong umakyat siya sa langit ay ang pagharap ng sarili niya sa Diyos Ama, na kung saan ay siyang pinakahandog para sa katubusan ng ating kasalanan. Ito ay nagtapos noong 1844. Ang paghahandog niya ay napakahalaga sapagkat dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Kung walang dugo, walang katubusan. Kaya nga, ibinuwis niya ang kanyang buhay upang tayo na nahatulan ng kamatayan mula sa pagsalangsang ay magkamit ng kaligtasan. So yun po yung comment ng aking butter half. Okay. Salamat po, Elder Ador. Oh, hindi man namin nakita dito yung iyong comment, ay nabasa naman ni ma'am. Okay. Si Sister Paz, di po ba ang si Jesus sa kanyang pagkabuhay na maguli ay sa second apartment ng sanctuary sa langit upang ipagsumamo ang kanyang dugo sa paglilinis ng ating mga kasalanan? Ito ba po ay tanong o ito ay naka-question mark kayo? Pero parte tanong. Sa first apartment din yan, friend. Kasi pumasok pa siya. 1844 pa. So umakyat na siya sa langit. Umakyat na siya sa langit bago mag 1844 pa yun. Napakamatagal pang panahon yun. So ibig sabihin, nasa holy place muna siya. Pero namamagitan na siya. Inihaharap na niya yung kanyang sakripisyo dito sa lupa, sa krus ng Kalbaryo sa ating Panginoong Diyos. Parang kagaya nung ginagawa nung daily services, araw-araw na inihaharap sa Diyos yung mga iwinewisik na dugo doon sa kortina at gayon din yung panalangin para sa pamamagitan dito sa mga makasalanan na dito sa sanlibutan. Pero ang mark ng paglipat sa kabanal-banalang dako ay October 22, 1844. Yun pong ending ko ng ating 2,300 days prophecy. Kasi ito yung kanya nga sa second compartment siya unang pumasok. Opo, parang nagkaroon dito ng ito'y confusion kung ano man. Kasi parang ang ano ni Sir Paz ay sa second compartment na agad siya unang pumasok.
Samantalang 1844 pa lamang po siya pumasok sa tinatawag nating most holy place. Okay? Pero yung pong kanyang paglilingkod, hindi po ibig sabihin na kung kailan lang siya pumasok noon sa holy, most holy place, ay doon lang nagsimula yung kanyang ministration. Actually, ministration po ng ating Panginoon ay talagang doon pa lamang, kahit nga po yung paglilingkod niya dito sa lupa, paglilingkod na po yun, maging doon siya ipako sa krus, katuparan po yun na siya po yung kordero na ihahandog at hanggang doon sa pag-akyat niya sa langit. Ano po, ito ay sa first apartment, doon sa holy place, ginagampanan na po yan. Kaya lang din ngayon pong 1844, mula po noong 1844, ay ito po yung paglilingkod niya na talagang paghahanda nga po sa tinatawag nating the Day of Atonement. Kasi malapang kanya pong malapit ng pagbabalik. Okay? So, yan. Opo, malinaw po ang most holy place. Ito po ba ang second compartment? Yes po. Yung most holy place, yung po yung second compartment. Okay? Yung pumasok na yung ano ni Elder Ador. Pero ito na may nabasa na ni Sister Lina o ni Ma'am Lina kanina. Okay? Si Ma'am Pearl, bumabati sa tinang good morning. At si Mitch Montalvo, pakisama naman po sa panalangin. Pinagdadaanan ng family namin. Okay, yes po, Mr. Mitch. Sama po natin sa panalangin. Okay, palagay ko, Pastor Porto, tayo ay dumako na sa ating prayer. Ilagay naman po ni Brother Glenn yung ating mga, yung inyo po mga prayer requests. Hindi ko alam kung possible na nakikita ni Ma'am Dyra yung mga prayer requests dyan sa iyong tablet, sa private chat. Ako yung naisip. Palagay ko yung ang Holy Spirit ang gumamit. Ma'am Dyra? Maalaman nila. Sige po. Magagampanan po ba niya? Tuyo na lang po kayo po sa prayer request po. Okay. Sige, so ikaw na ang mag-pray sa closing prayer, pero sa prayer na lamang, edi, bigay na. Sige, ako na ang manalangin sa mga prayer requests. Okay, tayo po ay dumako na sa prayer. Pangunahan ni Ma'am Dyra yung closing general prayer at ako po sa mga prayer requests. Okay, tayo po ay manalangin po. Ama namin Diyos sa kalangitan po, maraming salamat po sa araw na ito. Kami po ay napupuri at papasalamat sa panibagong umaga, panibagong araw na pinagkalob niyo sa amin. Panginoon, papasangat po kami sa panibagong kalakasan at papasamat din po kami sa magandang mensahe na pinagkalob niyo sa amin na tungkol po sa naging paglilingkod po ng aming Panginoong Diyos sa holy place, sa heavenly sanctuary upang magkaroon po kami ng kaligtasan po. At Panginoon, magpapasalamat po kami sa pagkakalob yung sa amin na inyong bugtong na anak na dahil sa kanya kami po ay nagkaroon po ng pagkakataon po na, sa kaligtasan. At lagi po siya, siya po ang amin po tagapamagitan po sa inyo po at sa amin. At papasalamat po kami na naunawaan po namin ang mensahe sa araw na ito at nawa po ito po ay amin din po ma-share po sa amin pong mga nakasalamo sa araw-araw, sa amin po mga mahal sa buhay. At sa iba pang mga tao na hindi pa po nakaalam ng napakaganda mensahe ito, Panginoon. At nawa po ay sila rin po ay tumanggap po sa amin, sa Panginoon Jesu Cristo bilang po kanilang po, personal po na tagapagligtas. Pili ka lang lang na Panginoon,
Kami po ay nagpapatuloy sa aming pagdalangin. Narito po, Panginoon, ang mga kahilingan ng aming mga kapatid. Si Sister Tess ay may kahilingan po na panalangin si Sister Amy Nas na mayroon pong matinding karamdaman. Nawa po, Panginoon, sa iyong pagalingin. Tumaasa kami, Ama, na sa lalong madaling panahon siya po ay gumaling. Panginoon, aming dalangin din si Brother Nelson Ganyola sa kanyang kalusugan at financial maging kanyang buong pamilya. Yan din po anak ni Sister Mingueto na nawa po'y wag nang maoperahan. Yan din kanyang apo na si Janneen sa lang Bible study at sana po siya mabinyagan na. Sister Eva, yan din po at pinapanalangin marahil din sa kanyang kapatid ang successful operation. Si Brother Ronel Aguilar, nagpapasalamat po sa pagpapala at kalusugang taglay. Dalangin din namin Sir Naning Makaraig para po sa kanyang fatty liver at creatinine. Sana po ito'y gumaling, Panginoon. Sister Felicia Matunguhan, panalangin po sa kanyang pamilya sa paglago ng pampalatay, kalusugan at pag-iingat. Dalangin din po namin, Panginoon, si Sister Wilma Ritual Dalusong. Masakit po ang kanyang kaliwang balikat. Nawa po ang mabilis na paggaling ang sumakanya. Si Brother Jun Reyes, langin din po, Panginoon, ng pasasalamat para sa kagalingan at pagpapalang natanggap. Salamat, Panginoon, na ina po silang pinagaling. Langin din namin, Panginoon, sina Sister Lucy Cortan, Ramon Cortan, panalangin gabayan po at pangalambuhay at pagaling po sa karamdaman na sila po ay naka-quarantine ngayon. Sister Mitch Montalvo, dalangin din po namin, Ama. Meron po silang mga pinagdadaanan ang pamilya nila. Panginoon, nawa po inyo silang alalayan at nawa po ay maayos, malutas ang mga suliraning ito. Amin din pong dinadalangin, Panginoon, sina Brother Glenn, sa kanila din pong karamdaman, nawa po ang kagalingan ang sumakanya at makarecover na po siya ng lubusan upang patuloy siyang magamit yung gawain. Dalangin din po namin si Ma'am Tala na mayroon pong masamang pakiramdam, si ilang anak na si Matmat, si Advin na mayroon din pong mga sipon. At lalo po, Panginoon, tulungan niyo po sila na masapatan ang kanilang mga financial mapangangalan upang matustusan po ang kanilang pagpapagamot. Ganoon, amin din dinadalangin sa panalangin si Lucas na may sakit po sa puso. Panginoon, ang kagalingan po nawa ang sumakanya. Ganda, Panginoon, tuloy na dinadalangin Ma'am Lina ang kanyang bayaw na si Junior Pulian. Sana po'y matuloy, mabilis ang kanyang kagalingan at makauwi na po sa Pilipinas. Gandin po ang kapatid niya na lalaki na may bato sa bato. Sana po, Panginoon, gumaling na rin po, Panginoon, ito. Amin din nga panalangin ang kahilingan ni Talitz Ray. Sama po namin sa panalangin ang kanila pong church sa Dalahican sa Lucena City. Sana po pagpalain ang kanilang mga programang pangingilak ng pera para po sa kanilang bakod. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, si Ma'am Lina sa panalangin sana po ang kanilang pamilya ay patuloy na maging pagpapala, makilala po ang Panginoon sa iba't iba pong kanilang ministeryo, lalo tigit sa death ministry. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga online crusade, Panginoon. Nawa ang mga pangangaral na ito ay maging matagumpay at marami po ang makapakinig at higit sa lahat tumanggap sa aming Panginoon bilang personal nilang tagapagligtas. Dalangin din namin, Panginoon, ang tatay ni Ma'am Lina, ilang buong sambahayan. Nawa, Panginoon, sila ay inyong tawagin na sa katotohanan, tumanggap po sa inyo at sila, Panginoon, ay magiging isa ang mga pananampalataya. Panginoon, dalangin namin ang aming mga viewers sa Pilipinas o narito sa Pilipinas at maging lalo na sa ibang bansa
May kanya-kanya po silang mga hamon na malayo sa kanilang piling ng mag-uang lang mga o anak o pamilya, Panginoon, ng mga OFWs. I-bless niyo po sila at ingatan ng kanilang buhay. Patuloy po silang makapagtatapat sa kabila ng mga kinakaharap nilang hamon sa pangapagat at trabaho. Palain, Panginoon, mga kapatid, sa langhanap buhay, at ingatan ang aming kalusugan, lalo na sa pandemyang ito na meron pong matinding virus. Nawa po ang maproteksyon ng kaming lahat. Marahil po may mga kahilingan kaming hindi namin nabanggit, subalit alam po ninyo, Panginoon, ang aming mga pangailangan. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapala po ng ating Panginoon, kagalingan sa inyong mga karamdaman at anumang mga suliranin, tutugon ninyo ng Panginoon ating sampalatayanan na ito'y ating tanggapin. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Okay, thank you so much, Ma'am Dyra at Pastor Jubi, sa inyong pangunguna sa ating panalangin sa umagang ito. At ay dadako na sa ating mga pagbati, Pastor Jubi. Yes po, binabati po natin lahat ng ating mga viewers. Hindi man po natin maisaysan yung mga pangalan, pero papasalamat po kami na kayo po ay nariyan. Patuloy na sumusubaybay sa atin pong morning devotional. Good morning po sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood. Okay, thank you so much, Pastor Jubi, sa pagbibigyan ng daan ng mga bata at mga taga-subaybay sa umagang ito. Nako na po tayo sa ating mga parting words, Brother Glenn. Muli po, maraming maraming salamat sa mga panalangin at patuloy na akong gumaling at sa patuloy na pagsubaybay po ng Hope and Love Media Ministry. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Okay, thank you so much, Brother Glenn. At thank you so much sa ating mahal na Diyos na patuloy na nagbibigay sa inyo ng buhay at lakas sa araw-araw at sa ating lahat. Ano po, at narito pakinggan din natin ang atin pong tagapagsalin para sa mga kapakanan ng ating mga kapatid na deaf at mga kaibigan. Ma'am Lina Parducho. Pala ako. Ay, nakakalala. Okay na po. Okay. Salamat po na kayo ay nakasama namin kayo sa pag-aaral ng ganitong salita ng ating Panginoon, na salamat po na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng kaliwanagan tungkol sa sanctuary dito sa lupa na ginampanan noon ng mga Israelita, and kung paano ngayon ang ating tagapagligtas na si Kristo ay naandoon sa langit para sa ating kapakanan. Salamat po na mayroon tayong pag-aaral na ganito. At nagpapasalamat po sa mga viewer na patuloy na kasama ang lagi ko pong pakiusap sa inyo, na sana po ay patuloy niyo pong i-share yung ating link para po sa ating mga kapatid na mga deaf, upang ito din po ay kanila ding maintindihan at maging gabay din nila sa kanilang paglakad sa sanlibutan ito hanggang makarating sila doon sa langit na bayan na inihahanda ng ating tagapagligtas, at sila doon ay makaranas ng isang tunay na kagalakan, sapagkat doon sila ay makakarinig at makakasalita na kung saan dito sa sanlibutan hindi sila nabigyan ng pagkakataon ito. Salamat po, and bukas po ulit. Okay, thank you so much, Ma'am Lina, sa iyong patuloy na kasiglahan sa ating paglilingkod na ito. At siyempre, ating pakikinggan po ang ating pong tagapagsalita sa araw na ito, si Ma'am Dyra. Bumati ka na, Ma'am Dyra, at ikaw ay... Yan po. Maraming salamat po sa ating po mga viewers na nag-aral po na kasama natin sa umagang ito. Nawa po patuloy-tuloy po tayo sa pakikinig sa morning devotional na ito, at marami po tayo matututunan. Sa ngayong araw po ito, nag-aral po tayo sa unang silid. Sa susunod po ay papag-aralan po natin ang most holy place. At si Sister Pasin po kanina na nag-request po ng mga kabataan po
Huwag po kayong mag-ala. Yung aming po mga kabataan dito, sila rin po ay magsasalita rin po sa mga sa linggong ding pong ito. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Dyra, sa iyong ginampanan sa umagang ito. At ikaw ay magkaroon ulit ng pagkakataon na makapagsalita upang lalo pang iyong maramdaman ang kasiglahan sa paglilingkod sa ating mahal na Diyos. Okay, and so ating pakikinigan. Thank you. Thankful po ako sa opportunity na to. Okay. So, ating pakikinggan ngayon ang ating pong co-host, Pastor Jubi. Yes po. Kanina po may nagtatanong kung ano yung title ng ating theme song. Yung po ay Only Jesus. Ano po? Sana po ay nasagot natin yung kanyang katanungan. Naroon po kanina, nababasa ko, ay tinatanong niya kung ano po ang pamagat ng ating yung awit kanina. Yung po ay Only Jesus. So, salamat po mga kapatid sa ating mga masugid na taga-subaybay sa inyo pong palagi ang panonood. Kami po ay lalong na-inspired na kayo araw-araw nariyan. At salamat sa ating mga kasama, kay Ma'am Lina, kay Brother Glenn, kahit may mga iniinda, ay patuloy pang nag-join sa atin. Sana ipatuloy kang pagalingin at ang mga pangailangan ay ipagkalob ng Panginoon. Kaya Dyra na kabataan, ay ito'y magiging hamon sa ibang mga kabataan natin, hindi lang sa inyo diyang distrito, maging dito sa amin, na maglingkod po, bagaman medyo mahirap ang topic sa buwang ito. At sa ating masigla na talagang co-host, si Pastor Fortu, talagang nariyan, halos wala ng day off, ay saludo po tayo dyan sa ating kamanggagawang yan. Maraming salamat po sa ating mga sharer, liker, top fan at star senders, lalatigit sa atin pong mga supporter, sponsor at mga talaga pong tumutulong sa atin na tayo makapag-broadcast. God bless po mga kapatid. Ingatan tayo ng Panginoon sa buong maghapon. Okay, thank you so much Pastor Jubi sa iyong patuloy din kasiglahan na pangunahan ng atin pong ministry nito. At gayon din, higit sa lahat sa ating mahal na Diyos na patuloy na nagbibigay ng tagumpay sa ating pagsasama sa tuwing dumarating ang umaga ng ating pagsasalo sa morning devotional. At narito po muli, ang Hope and Love ay nagpapaalam sa inyo. Datapot, nice po namin patuloy paabot sa inyong panaya sa araw ng bukas. Huwag po kayong mawawala. Napakaganda po muling talakayan. Asahan po natin. At amin pong sumamo sa inyo. Kayo po'y aming makapiling pumuli ng isang oras kalahati mula po sa ika-anim hanggang ika-pitot kalahati ng umaga upang ating pagmulayan patuloy ang salita ng ating mahal na Diyos. Narito pumuli ang Hope and Love, nagsasabi po sa inyong ang Diyos ang siyang ating makapiling sa bawat yugto ng ating buhay. Babay na po and God bless po sa ating lahat. Babay po. Babay po. Thank you. Lahat ay magkawin.
kanyang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad, lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin, tayong lahat ay magkauwi. Tayong lahat ay magkakaroon.